What is up mga katibon? In today's video, yari din karon sa Pansit Pansit, isa kasikat nga Chinese restaurant diri sa Iloilo City. Tistingan te diri ang ilang nga grabe ka trending nga street style beef noodle soup, kung pao chicken rice, pork humba, and many more. Di man ito mga katibon, no? Subong adlaw, makadtuta sa Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Kay diri located ang isa sa mga pinakasikat nga Chinese restaurant diri sa Iloilo, ang Pansit Pansit. Located sila sa GT Hotel Haro, no? Ara lang gina sila sa Atubang lang githo, so hindi na sila budlay pangitaon. Bali subong adlaw, nag-crave kami ni wifey sang Chinese food. So namangkot-mangkot kami, tapos nag-search-search kami sa Facebook, kag nakita ni namon ang Pansit Pansit. Sikat ni sila kayo sa ilang street style nga beef noodle soup. So do ka timing kayo, kay subong yung adlaw, gabi gagalo galum, so doon ka namit kinhigop sang sabaw, tapos magkidol-kidol doon nga noodles, bah, perte. Tapos nabatian ko pagin nga ang Pansit Mansit made their ilang noodles fresh every day or freshly made every day ang ilang mga noodles. Po na, naman ang akon nga English man. Anyways, as always mga katibon, nag-ask na naman ta permission yung magsulod sa ilang kitchen para makabidyo-bidyo ta diri. Kaya nakita nyo na subong ho, amo na siya ang Kung Pao Chicken Rice. Nag-order ba ta na mga katibon, no? Para perfect lang aton nga, no? Ako nga food trip, subong mo lang adlaw. Kaya amo na ako nga ginahambal mga katibon, no? Is freshly made every day ang ila din ng mga noodles. Kag amuning ilang ang ginihimo subong o ang ilang nga street style nga beef noodle soup nga per tigid kadamit ko, no? So nagambalgi ko diyon nga abi baka duta to sa Pansit Pansit para tistingan ang ilang nga per tiga trending kag grabe kasikat nga beef noodle soup be. Tapos nag-order man tayo isang isang twice cooked quail. Bali, I think gin adobo ni guruanay nila, tapos gin deep fried yon. Wow, grabe. Perfect na siya karon ipare sa mga rice na dali nga gipang order mo. Kagyari na mga katipon, nag-inabot ng aton yung mga orders, no? So ang aton yung gipang orders, ang ilagid mga bestseller. So ang first gin, ang ilang beef noodle soup, tapos beef noodle dry, tapos meron naman tayong matchang, twice cooked quail, kung pao chicken rice, pork humba rice, yema butchi, kag cheese butchi. Wow, grabe. Kompletong-kompleto pa. May dala pa na yung dessert. Yeah. So, yari na mga katibon, ma-first bite na kita. Wow, grabe. Ang sabor sang sabaw. Mulutam is tam is nga may saltiness man at the same time. Tapos, if you want, pwede nyo man butangan sang chili garlic kag kumahilig ka muya sa kaangkahang. Para sa akon, mas prefer ko or prefer. Prefer ko nga may chili garlic siya kay doga compliment siya. Gaagaw-agaw ang kahang-kahang kag mulutam-istam-is nga sabor sang ilang asabaw. So yari na naman o, tasting nga tang ilang apertika fresh nga noodles. Abe! Sige be! Arin na. Manamit-mananam. Ako fan ko sa noodles, no? Ever since. Miskan mga instant noodles, yung magkaon ko yung sa noodle, yung kapasarap ko na yan. Kisa nga ginaano ko pa na, ginasudaan ko pa na sa rice. Tapos aring ilang nga itlog, nga doon ka 6-minute egg, wala nga medyo basa-basa, wala nga pula nga, pula nga yolks ang egg, berte. Manamit-mananam ko sa mga katibo, no? No wonder why nga, grabe, yung kasikat ang ilang nga, street style beef noodle soup. So, ano naman ang ilang, Kung Pao Chicken Rice. Abi, testing nga, tama ni be? Wow, grabe. Aria, this will be my number one choice kung kapangita ko sang complete meal diri sa Pansit Pansit, no? Kaya may arat na siya, rice, chicken, veggies, kagmani. So, very good gini. Complete meal gini siya para sa akon. Ari naman niyo, ang ilang twice cooked quail. Wow, grabe. Perte ka tender mga katibon. Kag ang sabor gituod nga ginadobo tapos ginprito. Perte ka manamit manandam, no? Tanong ka man blown nan. Gaka ano lang siya, dasig lang siya, kakso niya. So mukumok siya kaunod. So manamit manandam siya, no? Ari naman yung mga katibon, no? Ang ilang gulaman, which is wifey's favorite. Nanamian kami kay hindi siya muna katamis. Why siya blagin dala sa kalamay. Ano lang siya, natural lang gin ang flavor niya. Ano naman yung mga katibon, ang ilang matchang. This is our first time eating this, no? Do ano siya, do rice, tapos gibutangan mo bala sang humba sa sulod, tapos ginkubiran mo siya sang banana leaves, tapos gin-steam. Amuna siya mga katibon, nga perte. Kay ang sauce ang humba, do na siya, na-absorb na bala sang rice, do dra siya blagitig ang, which is perte siya ka namin. And speaking of humba,
Ari na nga, ton nga pork humba rice, oh. Abe, ako naman, be. Ito, kagina, baka mo, eh. Mm. Wow. And again, basta yo, babi yung mga katibon, it's my favorite, yun na, yeah. Kaya ang pakanamit, pag inadili sa ilang nga humba, perte sa kumok. Duga katunaw sa simo nga, ba? Ari naman, upo, tagali yung mga katibon, si John Lloyd Cruz, ang Iloilo City, no? Siya naman, be. Wow, grabe ba? Doon na alang-alang pa, pero kwa Japon, ah. Makaon mas ako no sa ano, sa kwelo. Do wala gana si John Lloyd Cruz makaon sa mga adlaw, ha? Anyways, makaon makon isang matsyang ba yung mga katibo, no? Kaya doon ka namit. Doon, gini. Abi, ako naman, be. Mm. Wow, grabe. Ang iyagid sabor mga katibo, hindi mo imagine noon mo lang ang ano, ang sabaw sa humba, or sauce ang humba, dira mo gintig ang imong nga rice. So, amun ang iya nga sabor. So, perfect. Tigit siya ka nanam niya. Tapos ang ila di nga butche nga cheese kagyama flavor, manamit mananaman. So ano pang inahulat yung mga katibon? Kadto na ka mo diri sa pansit-pansit kung gusto nyo magkaon sang quality nga Chinese cuisine. Te, amo na to mga katibon ha. Thank you kitsin nyo nga pagtanaw. Kagsiyon na raman buwas. Bye-bye!